Welcome back sa aking channel, mga amigo-amiga. Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo magluto ng kalamay sa lubid. So narito ang mga ingredients. 1/4 kilo of white sugar, malagkit powder, yellow food color, pandan leaves, at kinayod na niyog. Kapag kumpleto na ang sangkap, maaari na natin simulan ang pagluluto. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng latik. Sa paggawa ng latik, kailangan natin pigain ang niyog at kukunin natin ang unang gata at pangalawang gata. Ang unang gata ay gagamitin natin sa paggawa ng latik at ang pangalawang gata ay gagamitin natin sa syrup ng ating kalamay. Lagyan natin ng 2 tasang tubig ang ginagkad na niyog. Pagkatapos lagyan ng 2 tasang tubig, maaari na natin pigain ang niyog at siguraduhin malinis ang ating mga kamay. Gumamit ng strainer o pansala para makuha natin ang katas na piniga natin. Ito yung unang piga na gagamitin natin sa paggawa ng latik. Pagkatapos sa line, maaari na natin itabi ang unang gata na nating napiga sa niyog. Huwag isalin ang mga sapal ng niyog para sa pangalawang gata. Sa pagkakataon ito, lalagyan natin ng 1 tasang tubig ang sapal ng niyog para sa ating syrup o sabaw ng kalamay. Para hindi natatapon na ang sapal ng niyog, maaari tayong gumamit ng malalim na lagayan o palangganita. Kapag pigang-piga na, maaari na nating salain ang pangalawang gata o piga ng niyog. Ngayon naman ay maaari na nating iluto ang latik. Since gumagamit ako ng induction stove, ilalagay ko ang temperature sa pinakamainit. Ngayon ay ilagay natin ang unang gata na piniga natin sa niyog. At pagkatapos, hintayin natin kumulo ng kumulo ang gata ng niyog. Kapag kulong-kulo na ang gata, maaari nating haluin gradually o dahan-dahan para hindi masunog.
Pagkatapos haluin, maaari na natin iwan muna nang kumukulo ang gata. Muli nating haluin ang gata hanggang makuha natin yung ganitong itsura ng latik, golden brown. Ngayon naman ay maaari na nating isalin ang niluto nating latik sa isang malinis na lagayan. Ngayon naman ay gagawa tayo ng dough ng kalamay. Habang gumagawa tayo ng dough ng kalamay, maaari na tayong magpakulo ng tubig para lagaan ng dough. Sa paggawa ng dough, kakailanganin natin ang malakit or powdered malakit. Sa paggawa ng dough, tansya-tansya tayo sa paglalagay ng malagkit powder. So, maunti muna. Pagkatapos, maglagay tayo ng asukal. Hindi natin ilalahat. Kasi mamaya, matamis na yung syrup natin. At lagyan natin ng kaunting tubig. Pagkatapos ay halu-haluin natin ng kamay. Siyempre, dapat malinis ang ating kamay kapag ginahalo natin o gagamit tayo ng plastic gloves. Sa paglalagay ng tubig, dapat tansya-tansya lang. At kung sumobra man, maaari tayong magdagdag ng malagkit powder. Magdagdag na muli ng malagkit powder. Sa paggawa ng dough, dapat hindi malambot o masyadong matigas ang malagkit. Dapat sakto lang. Kung matigas pa ito, maaari nating lagyan ng kaunting tubig at muli nating masahin. Magbukod ng dough at ang naiwan, lalagyan natin siya ng food coloring. So, naglalagay tayo ng food coloring para maging maganda yung kalamay natin o maging attractive. Maglagay ng yellow food coloring. Pagkatapos, masahin ng dough para maging equally distributed ang nilagay nating food coloring. Ngayon, tapos na ang ating dough.
Sa pagkakataon na ito, ibabalot ng tatin sa plastic ang ginawa natin daw. Kakailanganin din natin ng langis ng latik. Kakailanganin natin ng plastic na po para ibalot natin ang dough natin. So lalagyan natin ng langis ng latik para hindi dumikit yung ating dough kapag niluto natin. Pagkatapos, ibuhol natin ng mabuti ang dough. Gayun din sa puting dough. Lagyan ng langis ang plastic labo. Doblehin natin ang ating plastic labo. Pagkatapos ay iplatin natin ang plastic para walang hangin sa loob. So ganyan dapat ang maging tsura ng ating dough. Kapag kumukulo na ang ating tubig, maaari na natin ilagay yung dough natin. Pagkatapos, takpan at lulutuin natin ito na 15 to 20 minutes. After 15 minutes, maaari na natin itabi ang ating nilutong dough. Ngayon naman, gagawa tayo ng syrup ng ating kalamay. So, ang gagawin natin ay magpapainit lang naman tayo ng pan o kawali. Kapag mainit na, ilagay natin ang pangalawang gata o pangalawang piga ng ating dough. Pagkatapos, ilagay ang asukal. Mga 250 grams lang. Pagkatapos, ilagay natin ang dahon ng pandan. At halu-haluin natin ang sugar at ang gata. Kaya natin hinahalo para malusaw yung asukal na nilagay natin. Pagkatapos, pakuluan natin ang ating syrup ng mga 5 minutes. After 5 minutes, haluin natin ang ating syrup. Kapag ang pandan ay medyo dry na, ibig sabihin, dito na ang ating syrup. Ngayon naman ay magpiplating na tayo. So, ganyan ang magiging itsura ng lutong dough natin. So, gagamit tayo ng gunting. So, yung gunting na ginagamit ko ay for food lang at wala nang iba pa. Pagkatapos, maglagay tayo ng mantika or langis ng platik sa gunting para hindi magdikit sa dough kapag ginupit natin. Gayun din ang plastic. So, ganyan ang itsura ng ating dough. So, ang gagawin lang natin ay gugupit-gupitin natin yung dough natin
Sa paggupit ng dough natin, dapat small bites lang. Para hindi nakakaumay. Kapag okay na, maaari na natin ilagay ang ating coconut milk syrup. At pagkatapos, lagyan natin ng latik. There you have it!